I'm home. What do you think? Sana man ako pupunta. Hindi naman ako pwedeng pumunta kung saan-saan ang hindi ka kasama, hindi ba? Kahit wala na akong ginagawa dito, kahit mamatay na ako sa boredom, hindi naman ako makakaalis dahil yan ang gusto mo, hindi ba? Oh, no! No, 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 darling. I'm not complaining. No reason to complain. So I'll expect you for dinner. Umuwi ka ng maaga, ha? Bye, Dad. This is the life. What a life. It's just so easy for you, isn't it? It's just so easy for you to make people suffer! Because you are heartless, Ma! You have no conscience! You are selfish, Ma! And you just proved to me how selfish you are! I'm ashamed that you're my mother. And look where you have put me, Jaime. I am stuck here. Alone. Miserable. Para lang sa babae niyo. Iniwan mo ako para sa Celine na yun. Nagbaka sakali lang ako. Baka ka ako eh, bumalik na si Ellie. At tagal-tagal na rin siya sa probinsya. Oo nga, ilang buwan na rin. Sanay na siya sa buhay probinsya. I doubt it kung magugustuhan niya pa dito sa Maynila. Masaya na siya dun sa farm niya. Mabuti naman kung ganun. Masaya akong malaman na settled na siya dun sa sarili niyang lugar doon. Alam mo, Gloria, naging magkaibigan kami ni Ellie. At mananatili siyang isang kaibigan. Pinarating ko nga sa kanya nung minsang tumawag siya. Sinabi ko dumalok at nangungusta. Marami daw salamat. At hayaan mo raw, kapag lumuha siya ng Maynila, dadalaw siya sa auto shop mo. Maraming salamat din, Tomas. Hindi mo nakakalimutan ang anak ko. Magaan kasi ang loob ko kay Ellie. Gaya nga na sinabi ko sa kanya, kung may naging anak man ako, gugustuhin kong maging kagaya niya. O, ikamusta mo na lang ako kay Ellie ulit. At sana nga, magkita kami muli. Sinabi mong uuwi ka ng maaga dahil dito ka magdi-dinner. Nalipasan na ako ng gutom sa paghihintay sa'yo. Hey, kumain tayo ng dinner ngayon. Wala mong problema siya. Huwag na! Nalipasan na ako ng gutom! At nag-dinner ka na, di ba? Baka mamaya yan, hindi ka matunawan maging kasalanan ko pa, kaya huwag na. Corazon, napakaliit na bagay nito. Pwede ba? It's so easy for you to say that dahil hindi ikaw ang naguburo dito buong maghapon. My God, I used to own a company, Tomas. I used to run it. I used to close multi-million dollar deals. I used to be a big name in the business world. At ano ako ngayon? Ha? Huh? Anong pinagkakaabalahan ko araw-araw? Ano ang iyahanda sa breakfast, lunch, and dinner mo? And you don't even have the decency to call me para abisuhin ako na hindi ka makaka-uwi sa oras. Hindi rin kita makontak dahil masarado ang mga cellphone mo. Ano ba pinagkakabalahan mo? What have you been up to? Saan ka ba nang galing, ha? I have the right to know. Kina Ellie. What? Ay, nakikibalita ako sa kaibigan. Ano ba? Kaibigan? Kaibigan mo si Ellie. Di ba nagkasundo na tayo? Napuputulin mo ang lahat ng mga communications mo sa kanya? Huwag kang praning. Hindi naman threat si Ellie sa relasyon natin, di ba? Ah, ganun. Baka hindi ka nakikibalita kay Ellie. Baka naman, doon sa nanay niya. Saan? Pati ang kapatid mo, pag-iisipan mo na masama. Ano kilala ko ang kapatid ko. Lahat ng akin, lahat ng meron ako, gusto niyang kunin. At hindi ako papayag na pati ikaw kukunin niya sa akin. Ni hindi ko nga binanggit. Dahil alam kong ayaw mong malaman niya na magkasama tayo, di ba? Oh, fine.
Di ipapakilala kita sa kanya. Kung yan ang gusto mo. After that, puputulin mo ang lahat ng mga communications mo sa kanya. Hindi ko alam kung naiinggit ka sa kapatid mo o nagseselos ka lang sa akin dahil mahal mo na ako. Tomas, this is not about love. This has never been about love. What we have, companionship, ang tawag dyan, hindi ba? Yan ang meron tayo. Companionship? I don't think so. I think this is more about survival. Your survival, Corazon. Ba? Ako lang ba ang nakikinabang sa pagsasama natin? Listen. Just be the girl I want you to be. At wala tayong magiging problema. Tawagin mo siyang companionship, magsasama natin, kung ano man. Pagod ako, I'm going to take a bath. I want you to give me a massage after, okay? Swerte ka talaga. Isang Corazon Rojas de Berenguer na nagmamasahe sa iyo na yun. You have made me your Hi, Gloria. Hi, Tomas. Nadan ka? Kami. Actually, kami ang dumaan ni Tomas. Corazon, natutuwa naman ako at dumalaw ka. Of course, you know Tomas. Ang special friend ko. Hindi mo nabanggit sa akin na kilala mo palang kapatid ko. Darling, salamat sa paghatid mo. Magpapasundo na lang ako sa driver mamaya, okay? Okay, sweetie. Oh, Gloria, iiwan ko muna kayong magkapatid at sigurado kong marami kayong pag-uusapan. I'll see you at home later, okay, darling? Okay, sweetie. Be good now. I always am. Di mo ba ako patutuloyin? Of course. Tuloy ka. Corazon, si Tomas. Hindi mo kailangan. Tomas is my special friend. And I am his. Matagal-tagal na rin kaming ganito. And we rely heavily on each other. Kailangan niya ako. At kailangan ko siya. Kaya ka lang ba sumasama sa kanya dahil... Sa pera? Yes. Maybe. But that's none of your business. Kung sumama ako sa kahit sino, para sa pera o sa hindi, wala ka nang pakialam doon. You're above this, Corazon. At alam kong alam mo yan. Wala kang alam, Gloria. Wala. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Kaya wag mo akong huhusgahan dahil wala kang karapatan. Nagmamalasakit lang ako sa'yo bilang kapatid mo. Hindi mo kailangang kumabit sa kung sino para lang mabuhay. Wag mong sabihin sa akin kung ano ang dapat at hindi ko dapat gawin dahil hindi ikaw ang nagdaan sa gutom. Hindi ikaw ang pinabayaan ng sarili mong anak. Hindi ikaw
ang inabandona para magdusang mag-isa. Walang umabandona sa'yo. Lahat kami tinulak mong papalayo. Nung isang araw, tumawag si Jaime. Ramdam na ramdam. Oh, save it! I don't wanna hear it! At ayoko na makarinig ng mga paghuhugas kamay mo. I just came here to say one thing. Back off, Gloria. Just back off. Wala akong intensyong masama sa'yo. Alam ko nagkulang ako sa'yo bilang kapatid mo. At hindi kita masisisi kung hanggang ngayon galit ka pa rin sa'kin. Pero huwag mo naman isarado ang puso mo para sa anak mo. Anak mo pa rin siya. Kung magsalita ka, akala mong napakabuti mong ina. Pwede ba, Gloria? Tigilan mo na ako. You, of all people, have no right to lecture me on how to mother my son. I have raised JB the best I knew how, and yet he still failed me. Ako ang may karapatang magdamdam. E ikaw, anong klaseng ina ka sa anak mo? Ni hindi mo maiharap sa kanya ang tatay niya. At least JB knows kung saan siya galing. Pero ang anak mo, masahol pa. Sa singaw. So stay the hell out of my life, Gloria. Marami ka na ng inagaw. Inagaw mo ang negosyo ko. Inagaw mo ang lalaking minahal ko. Pati na ang anak ko. Hinding-hindi na ako papayag na maagawan mo pang muli. Nagkakaintindihan ba tayo? Huwag mong hihintayin na bilangin ko sa pagmumukha mo ang lahat ng mga kasalanang ginawa mo sa akin dahil hindi mo gugustuhin. Kaya huwag na huwag mo akong sasalingin. Good morning. Good morning. Ang aga mo naman nagising. Halika, kain tayo breakfast. Kaya niluto ni Ellie ngayon. Girls. Nakita ko kita kasi kagabi. Tinitingnan mo yung box. May problema ba? Ano ba yun? Baka gusto mong pag-usapan. Nag-aalala na kasi ako sa'yo. Wala, it's nothing. Okay lang ako, it's nothing. Celine. Okay. Isa siyang bagay na ayokong buksan. Talayo akong malaman yung laman. Pero hindi ko pa rin maiwan. Para bang I have to bring it with me kahit saan ako magpunta. Ngayon kung tatanungin mo ako kung bakit, hindi ko alam eh. Hindi ko masasagot yung tanong mo. Okay?
Alinghaging, si Elio ba hindi mag-aalmusal? Lumabas po ng madaling araw. Kaya nga po ibinilin kayo sa akin eh. Mag-almusal na po kayo. Saan daw ang punta? Naku, hindi po sinabi. Ganun mo ba? Si Papa Eli naman, iniwan tayo ng mga bisita dito. Kakaasara. Eh, mabuti pa kumain na lang tayo. Ano kaya? Kain na po kayo. Eh, andiyan na pala si Papa Eli, oh! Papa Eli, oh! Andiyan lang pala eh! Ayun, oh, yung nakaride ha, yung nakaride ha, hindi yung ano nakakap. Hindi na mo. Ay, ang laki ng isda. May kasama. Ay! 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 Mahilig kayo sa isda. Kaya mamayang lunch, uubusin natin to. Naku, ito si Princess. Oh. Ito talaga mahilig sa isda, di ba, Princess? Tapos lalo na pag maraming kamatis, di ba? Hey, Jackie, ano ba gusto mong luto? Rito, inihaw, o pwede rin yung steam. Uy, ang sweet. Ang lupit mo, Papa Eli. Ang lupit mo. Hindi, Eli. Ikaw nang bahala. Alam mo, ganda na lang. Yung kalahati, ihawin natin. Tapos yung kalahati, kunin natin tinulang isda. Tinolang fish head. Masarap yun! Alam mo, kaya na at least dalawang luto. Tsaka sa sobrang laki nito, pwede pa nating itrito yung iba. Diba? Ay, tama, tama. Maraming tayong pwedeng gawin dyan. Pero alam mo, na makita ko to. Si Jackie ang una ko naalala. Sigurado, malinamnam to. Ah, kaya mo lang ako naalala dahil sa laki ng isda na yan. Okay lang. Bakit? Ano yun? Okay na sana, Eli. Sablay ka lang talaga sa huling hirit mo. Cross, hindi ka ba talaga sasama? Kayo na lang. Ano? Eh, ngayon na lang tayo inayon ni Eli. At saka, isa pa, sandali na lang tayo dito. Ako, pupunta akong Kapitolyo bukas. So, ngayon lang tayo magkaka-chance na mag-swimming together. Eh, nakakaasar kasi siya eh. Inaasar ka? O naaasar ka? O kinikilig ka? Celine, pwede ba hindi na ako teenager, okay? Ayun na nga eh. Kaya huwag ka na magpaka-sensitive dyan. Tsaka isa pa, hindi ka naman talaga inaasar ni Ellie eh. Totoo naman na talagang malusog lang yung isda. Alam mo, isa ka pa eh, no? Isa ka pa. Pwede ba sa ikaw kasi payat ka, kaya okay lang sa'yo magsuot niyang swimsuit na yan eh. Ay, sus naman, cause alam mo, ang kagandahan at kaseksiyan, nasa nagdadala lang yan. Kaya sige na, mag-swimming na tayo. Huwag ka nang maarte dyan. Halika na, sayo yung dagat to. You, of all people, have no right to lecture me on how to mother my son. I have raised JB the best I knew how, and yet he still failed me. Eh, ikaw, anong klaseng ina ka sa anak mo? Ni hindi mo maiharap sa kanya ang tatay niya. At least JB knows kung saan siya galing. Pero ang anak mo, masahol pa sa singaw. Hello? Hello, Nay. Kamusta naman kayo dyan? Anak, mabuti naman ako dito. Buti tumawag ka. Ilang araw na rin kasi mula nung huli tayo nagkamustahan eh. Mabuti naman at okay kayo dyan.
Oh, anak. Kayo. Si Jack at si Lynn. Kumusta naman sila dyan? Nako. Nagugustuhan ho nila dito, Nay. Eh, kaya nga ako napatawag eh. Dahil balak pa nilang maglagay dito ng isa pang linggo. Ha? Talaga? That's nice to hear. Kaya siguro ang saya-saya mo ngayon, ano? Nararamdaman ko sa boses mo. Opo, Nay. Natutuwa naman ako na nagiging maayos na kayo ni Jackie. Gusto ko rin naman ho kasi na kahit papano, kung ano't ano man, eh, maging magkaibigan man lang kami ni Jackie. Natutuwa ako. Nay, may problema ba kayo dyan? Wala. Namimiss na kita. Hayaan nyo at pagbalik nila Jackie dyan, eh, luluwas din ako. Para ako naman ho ang maglalagay dyan ng isang linggo. Anak? Po. Lagi mong tatandaan, mahal na mahal kita. Apo, Nay. At lagi nyo rin yung tatandaan na mahal na mahal ko rin yung kayo. Gusto kong hanapin mong ama ng anak ko. May impormasyon akong makakatulong sa paghahanap mo. Yes, ma'am. Harap. Amis. So, pakwan. Try mo. Hindi, ayoko. Siguro si Leguan at si Lynn. Ang layo na nalangoy. Pero makakita, yun. Baka nakabalik na ng Maynila yan. Tara! Swimming tayo! Mga masarap ang tubig, oh! Ngayon kayo na lang. Ay! Ah! Akala ka ba mag-swimming ka? Eh, bakit hindi ka pa umaalis? Nagagawa mo dito. Wala. Mag-i-enjoy din naman akong tignan na lang ang dagat. Saka ikaw. Alam mo, medyo mainit nga. Parang masarap talagang mag-swimming. Saan ka punta? Mag-swimming. Ayan dagat, oh. Oo nga, pupunta nga ako sa dagat, dito. Sige.
Akala ko ba mag-swimming ka? Eh, bakit hindi ka pa maano? Wala. Mag-i-enjoy din naman akong tignan na lang ang dagat eh. Tsaka, tsaka ikaw. Tignan ka. Kaz! Nakalimutan ko nga pala sabihin, pupunta ako sa Kapitolyo bukas. Magdadala ako ng mga gawa ng mga kababaihan doon. Kabilang isla, huwag ka nang sumama, ha? Mahirapan ka lang doon, mapapagod ka lang. Kaz? Hoy! In love! Ngumiti-ngiti ka pa dyan mag-isa. Ano ka ba? Hindi ako in love, no? Eto. Okay, fine. Let me rephrase it then. Nababaliw. Ngumiti-ngiti mag-isa. Ewan ko sa'yo. No, but seriously, cuz. I'm glad that you're happy here. Alam mo, hindi ko rin expect na ganito yung mararanasan ko dito. Ha? Nag-iba na talaga si Ellie, no? And mula sa dati, he's a lot kinder now. Tsaka napaka-thoughtful niya. Tsaka halatang halata na mas masaya siya ngayon eh. But then again, ako lang naman yun eh. Ikaw naman talaga ang mas nakakakilala sa kanya eh. Nagbago na siya in a way. Pero alam mo kasi, parang binalik niya lang yung dati niyang ugali. Ganyan naman talaga si Ellie dati pa eh. So, hindi mong sabihin, may possibility na... Tama na. Matulog ka na. Tulog na. Hindi, Kaz, sandali lang. Seryoso ko. Sandali. Paano kung ligawan ka ni Ellie ulit? Ano, sasagutin mo ba siya? Ewan ko. Malay natin. Ay, nako, maligaw muna siya, no? Naku. Baka ito na to. Baka nilaligawan kanina ulit. Celine, sobrang yung imagination mo. Sige na matulog na. Wild na masyado yung imagination mo. Ay, naku, Jackie and Ellie forever! Hoy, matulog ka na rin. Gabi na. Halika na. Sige na. Ka mag-isip. Mahal ka nun. Sira ulo. O yan, di ba? Maganda yung tunog. Marunong ka ba talaga mag-gitara? Ano naman ito? Hindi, maganda pa yung kulay, di ba? Ano yun, mister? Gusto mo gitara? Halika, ito oh, ang ganda oh. Pili ka, marami pa sa loob, halika. Halika, pasok ka. Yan, maganda yan. Gusto mo subukan? Akin na, try mo, gusto mo, subukan mo. Tanggalin natin. Halika, ito oh, pili ka dito sa loob. Ma'am Celine! Haling Lupe! Ma'am Celine! Bumalik na lang tayo. Ah, bakit po? Mahirap kasing bumlayo sa dagat paggabi. Napakaalon.
Ah, ganun po ba? Oh, halika na. Ah, ate, babalik na lang kami sa ibang araw. Salamat. Sana mo. Sana na po. Pasensya na ho. Iba na lang ang kakantahin ko. Ayaw kasing magpakanta na napili ko. Lilio, ano ba nangyari sa'yo kanina? Para ka lumulutang. Dahil ba bago gitara mo? Hindi naman ho. Masama ang pakiramdam ko. Pasensya na ho. Ano pala eh. Ano pa ginagawa mo dito? Pahinga ka na. Tapusin ko na lang to. Huwag ko kayong mag-alala. Gagalingan ko na lang bukas.
Ang sweet naman, Ellie. Ay, gising ka na pala. Good morning. Teka, tapusin ko lang to at namatawag ko na si Laguada para makapag-almusal na tayo. Dali lang, ha? Salamat nga pala dito, ha? Ang ganda. Hindi, yung kasing si Ador, eh, nadali ako, eh. Nadala ako sa sales stock. Sabi ko nga sa kanya, upang binenta ko yan, eh, siguro sa Divisoria, 300 yan. Kaya ayun, pati si Guada at si Selena, ibili ko. Ah, ganun ba? Oo. Oh. Mabuti naman. Mabuti naman. Hindi nga pala ako dito mag-aalpasala. Salamat dito. Alam mo, maganda ka naman talaga eh. Pero yung taong nagbigay sa'yo, nakakainis, sobrang nakakainis, ang sarap patayin. Okay, I love you, anak. Bye-bye. Naku. Oh, Papa Eli, thank you. You're welcome. Naku, yung anak ko nawili na ata, wala ako. Aliw na aliw daw, sabi ni Ali Bebing. Pas pinasyon kasi may pinasyon ni Ma'am Gloria. Ay. Eh, di mabuti. Alam mo, mabuti nag-i-enjoy yung anak mo at mabuti rin na nandito ka, nakakapagpahinga ka, nakabakasyon ka. Alam mo kasi ang tingin ko, ayan kanin, ang mga nanay dapat meron ding day off para makapagpahinga sa pag-aalaga sa pamilya. Kore ka dyan, Papa Eli. Di ganun kadali yung maging nanay, no? 24/7 kang nakabantay at nakaantabay sa mga anak mo. Naku, nakakaubos kayo ng battery on promise. Siya nga pala. Si Jackie, hindi mag-aalmusal? Ay, mukhang masama ang gising eh. Ha? Bakit? Eh, siguro inaasar mo. Hindi, ba't ko aasarin yun? Aba, bakit hindi? Ano? Ikaw pa. Ano? Anong ginawa ko? Anong, wala akong ginagawa, ah. Ito. Siya nga pala. Thank you nga pala sa Perlas, Ellie, ah. Okay na okay. Di ba nanganganak yun? Naku, paanakin ko ng paanakin para maibenta ko. Bata, tawag mo ulit si Jackie. Baka wala nang topak at gusto nang mag-almusal. Aba, mahirap na nilipasan ng gutom, ha? Lagi na, sarap ng pagkain, no? Naku, ikaw kaya tumawag dun, no? Torpe-torpe mo? Ikaw na, sige na. Naku, wala nang mangyayari sa inyong dalawa kung ganyan kaka-pachope-chope, no? Bakit? Ano mangyayari sa amin? Manliligaw ba ako sa kanya? Eh, bakit hindi? Eh, bakit hinuli mo na isda? Tapos, niyaya mo mag-swimming. Tapos, pinagsuyo mo sa akin. Uy, Guada, bisita ko kayo rito. Ngayon natural, asikasuhin ko kayo. Ay, mali-mali pala naman ako. Oh. Hindi ka pala torpe. Ikaw pala ubod, saksakan at wala kasing... Ate Guada, papuntahan ko lang si Selena. I'm sure naglalakad-lakad lang sa beach. Ingat ka. Good morning. Good morning. Eh, nakabusangot ka dyan. Hmm? Si Ellie na naman yan, no? Eh, paano naman kasi, no? Ang gulo-gulo niyang ugok na hindi ko na siya maintindihan. Paano naman kasi mainip? Payaan mo na lang siya. Paano ba naman pinanghihinaan ng loob si Ellie? Jackie, hindi ka naman madaling ligawan, eh. Buti sana kung nililigawan talaga ako, pero hindi naman. Hindi. Jackie, antayin mo na lang kasi siya. Alam mo, lalakas din ang loob niya eh. Patience is a virtue, my dear. Ah, basta hindi. Uuwi na tayo naman nila, tapos. Ah, tapos? Tapos? Basta. Kahit na anong mangyari, uuwi tayo ng Manila.
Alam mo, ang sarap niya na talaga pang umpugin na dalawa talaga. Sige na nga, Kaz, dahil I'm sure ako na may masasaktan eh, dahil yung ulo niya kasing tigas na ng adobe. Magandang gabi po, Amang. Ay, magandang gabi naman. Tuloy kayo. Sige po. Ang gitara mo, asan? Amang, makikiusap sana ako. Kung pwede, hindi mo na ako kakanta ngayon. May problema ka ba? Wala ka bang gana? Tinatamad ka ba? Hindi naman ho. Anong problema? Kasi nakita ko siya sa palengke. Noong buhingi ko lang. At mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Hindi ko inasahang makikita pa rin siya ulit. Nilapitan mo ba siya? Kinausap mo ba? Nangako po kasi ako na lalayo na ako. Na hindi ko na siya guguluhin. Natakot ka. Yun lang yun. Nagsisisi ka ngayon. Gulong-gulo isip mo. Paano kaya ako nilapitan ko siya? Paano kaya ako nagkausap kami? Baka kasi, itulak lang niya ako. Sa'yo, hindi ko magkakaya kumuskanin.